sa kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ng mga Kastila. Matagal nang umusbong ang relihiyong Islam dito sa ating bansa. Ngunit sa pagdating ng Kastila, naging madugo ang konsepto ng relihiyon dahil sa pagpapalaganap ng relihiyon, nakukuha ng isang kultura ang kapangyarihan o kontrol sa ating bansa. Ngunit ngayon, ang bawat Pilipino, iba-iba man ang ating relihiyon o pinanggalingan, ay sama-sama tayong nabubuhay sa iisang lugar. Isang halimbawa na lang dito ang Quiapo, Maynila, kung saan makikita natin ang dalawang simbahan ng Islam at ng Kristyanismo, kung saan isa sa kanila ay may iba't ibang impluwensya ng disenyong Barok at isa naman ay may impluwensya ng disenyong Arabo. Andito kami ngayon sa Quezon City, Metro Maynila upang puntahan at mamasyal sa Quiapo na tinatawag nating The Old Downtown of Maynila. Dito, matatagpuan natin ang dalawang simbahan na may magkaibang relihiyon at kultura. Isa na lamang dun ay ang The Golden Mosque na ang relihiyon ay ang Islam at ang The Quiapo Church na ang relihiyon ay Katoliko. Sa dokumentaryo naming ito, malalaman natin kung bakit nga ba itinayo ang mga gusaling ito at ano-ano nga ba ang mga impluwensya sa mga disenyo nito. Dito rin natin malalaman ano nga ba ang pagkakaiba ng pananampalataya ng relihiyong Islam at ng relihiyong Kristyanismo. At bukod pa dito, may dadagdag din natin kung bakit nga ba ipinagdarasal o sinasamba sa Quiapo Church ang itim na Nazareno. Ito ang Quiapo Church, ang Basilica Minor at pambansang dambana ng Itim na Nazareno. Ito rin ay kilala bilang parokya ni San Juan Bautista. Ang kauna-unang simbahan ng Quiapo ay nagawa noong Agosto 1586. Gawa pa ito sa kawayan at lipa. Ito ay sa ilalim ng tagapagtatag ng mga simbahan noon sa Quiapo na si San Pedro Bautista. Siya ay isa sa mga Pransiskanong misyonero. Init ang istrukturang ito ay nasira sa higit na 4 beses dahil sa mga kalamidad. Isa na rito ang Spanish-American War kung saan madaming pagbombang naganap sa simbahan. Ang kasalukuyang simbahan na ito ay pinaganda ni Architect Juan Nakpil at pinaganda noong 1984 ni na Architect Jose Maria Zaragoza at Engineer Eduardo Santiago upang makapagpaunlak ng higit pang mga deboto. Ang simbahang ito ay inaango sa arkitekturang Eswita na kung saan kilala ito sa estilong kolonyal. Ang anyo at disenyo nito ay pinaghalong Renaissance at Barok na sumasalamin sa yaman ng kultura ng ating bansa. Ang simbahan ng Quiapo ay isa sa pinakamatanda at pinakamahalagang simbahan sa ating bansa. Libo-libong mga deboto ang dumadagsa dito tuwing traslasyon o pista ng Itim ng Nazareno tuwing ika-9 ng Enero dahil sila'y naniniwala sa magpagmilagrong taglay nito. Kung pagmamasdan natin ang Pilipinas, madaming sinasamba sa bawat lugar. Ilan na lamang dito ang Our Lady of Manawag ng Pangasinan, Santo Niño ng Cebu, at Our Lady of Fatima sa Maynila. Ngunit ayon sa iba, nakakapagtaka kung bakit iba-iba ang paniniwala sa ating bansa,
kahit kumokontradikta ito sa 10 utos ng Diyos. Ito ay dahil sa paniniwalang sinkretismo, kung saan hinahalo ang relihiyon sa tradisyon at kultura ng isang lugar. Noon pa man, matagal nang naipakilala ng mga Espanyol ang itim na Nazareno sa Maynila. Dahil dito, lumaki ang impluwensya ng iba't ibang santo. Ang paniniwalang ito ay sumisimbolo sa pagiging mananampalataya at makadiyos ng mga Pilipino. So, assalamu alaikum. Nandito po tayo sa Masjid Al-Dahab or mas kilala bilang Golden Mosque. Tinawag po siyang Golden Mosque dahil po sa kanyang girintuang kulay at kung nasan po siya nakalagay. Globo de Oro Street. Ito'y pinatayo noong 1976 sa panahon ni President Ferdinand Idalin Marcos. Kasi ang usapan nila doon, bibisita si Kadapi dito sa Pilipinas. So nagpatayo siya ng ano? Nagpatayo si President Marcos ng mosque dito para matuluyan ni President Kadapi. Kinansela man ang pagpupulong na ito, itong mosque ay ginagamit pa rin para sa pagdarasal at pagpupulong. Ito pong Golden Mosque is dinisenyo ni Arkitek George Ramos at yung makikita niyo pong mga mosaic sa gilid niya po is dinisenyo po ni Antonio Gumlao. Bukod dito, sinisimbolo ng ginintuang kulay ay ang wealth of purity, ang simbahan, dahil ito'y nagtataglay ng kayamanan sa mga kapatid nating Muslim dito sa Quiapo. Nagpupulong ang mga tao dito tuwing Jumaa o pagdarasal bawat Biyernes at sala na ginagawa araw-araw. Kung ikukumpara sa istruktura ng Quiapo Church, walang iskultura ng mga idolo sa loob. Dahil sa paniniwala ng Islam, ang Allah ang pinakamataas na uri na sinasamba nito. Hindi aprobado ang reliyon sa pagsasamba ng iba pang idolo. Dahil para sa kanila, ang propeta ay ang mga instrumento lamang upang makilala ng tao ang Allah sa pamamagitan ng Quran. Magkaiba man ang kultura ng bawat Pilipino, isa sa magandang asal nito ay ang pagiging makadiyos at pagiging makatao. Kaya't bilang isang mamamayan, mahalagang respetuhin at intindihin natin ang bawat isa. Dahil dito, nakakamit natin ang tunay na kapayapaan para sa ating bansa. Thank you.